Hello mga bay, kumusta? Gagawin ko ngayon, mag-unbox ako ng bago kong order na drone. I-try natin, i-check natin kung may damage ba o wala. In-order ko lang to guys sa Lazada. So, check natin. Medyo maganda yung pagkabalot niya. Ayan, nakabalot pa yung loob. So, thank you pala dun sa nag-deliver nito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please visit my YouTube channel and don't forget to subscribe. Ayan guys, ito pala yung battery niya. Bali yung free nga battery nito is dalawa. I'm sure yung isa naka-intrict dun sa drone. So, check pa natin. Ito yung buong nasa loob. May remote control, yung drone, tsaka may spare na yung fan niya. Yung charger, may manual. So, kompleto siya, guys. Ayan. Ito yung charger. Ito yung manual niya. May English siya. Tsaka, of course, Chinese. From made in China kasi itong product na to eh. Okay. Kompleto naman. Complete yung details. Ito yung remote control. So, tapos, ayan. Nasa loob. Ito yung drone. Medyo magaan lang siya. Talagang pang, kung gusto mo munang mag-practice, so, I advise na bibili muna ng ganito. Bago ka bibili nung mamahalin. Kasi, pag hindi ka marunong mag-control nito, baka masayang lang yung pera mo. Ikakabit na natin yung battery ng drone para i-tasting natin. All in all guys, kompleto naman yung item. Yung mga spare, nandyan naman. Yung dalawang battery, kompleto. Yung remote control lang, walang libre na battery. Yan o, dalawa yung battery na libre niya. Charge mo yung battery guys, bali dalawang oras. As per sa sabi ng manual. So, kabit muna natin para matasting na. Here we go guys. Na-on talaga siya. So, ibig sabihin, gumagana o gagana pa. Tatry natin kung lilipad ba talaga to siya. Bago pa ang lahat guys, of course, kailangan ko ikabit yung pang-defense ng propeller kasi hindi pa ako marunong gumamit nito. Actually, first time ko tong magkaroon ng drone, kaya kailangan ko to. Baka hindi ko makontrol yung remote niya. So, kabit muna natin guys, may spare tong apat. Bali, kakabit natin side by side. Okay na, ikabit ko na yung apat na pang-defense ng propeller. Para ma-access mo naman yung camera guys, kailangan mo lang mag-download ng apps nito, yung RC FPV. So, since iPhone yung gamit ko, hanapin ko lang yung doon sa App Store. Ayan, type ka RC, makikita mo yung RC FPV. Dahil mayroon ako, naka-open lang siya. Kailangan mo lang gawin ito is i-connect mo lang doon sa Wi-Fi para magamit mo yung camera niya at masync mo doon sa cellphone mo. Since hindi ko na-open yung drone, kailangan ko lang hanapin doon sa Wi-Fi. Ayan, makikita mo yung Wi-Fi 8 key 409414. Ayan, dyan ako nagko-connect para ma-access ko yung camera. I-open natin yung apps.
Ayan, ito na yung axis ng apps natin, guys. Ayan. Kung makikita nyo. So, nandyan lahat. Pwede mong i-check dyan kung ano yung mga function niya. Nandyan yung video. Kung kailangan mo lang kumuha ng photos. Tsaka pwede mo siyang i-save. May control din siya. Yan, nakikita mo. Please connect. Hindi kasi siya connected kasi hindi naka-on yung drone ko. So, bali, ito yung control. Pwede mong gamitin dito sa cellphone. I-control yung drone mo. Depende na yan sa'yo kung ano yung mas madali sa'yo. So, kailangan talaga i-connect siya ng, sa device or ibig sabihin ito doon sa drone. So, ito guys, makikita natin. Medyo okay naman yung kagandahan lang nito guys kasi may mga light siya. Yung alam mo kung alin yung nasa harap. Bali, yung titingnan ko nito, kung malalaman ko kung nasa harap siya, yung blue yung lights. Pag nasa talikod siya, red yung lights. So, yun lang yung basis ko nito. Kailangan mo lang nito, yung remote control battery is AA. So, bali, tatlo siya. Medyo marami talaga kang magagastos na battery nito. So, yan guys, nilalagyan ko na ng battery. On na natin. Ayan. Tsaka malalaman mo pag naka-on siya guys, parang magbiblink yung mga lights. Yung remote control pag nag-on siya, magbiblink yung lights ng drone. Okay, try na natin. Ang problema ko lang nito, parang hindi nagustuhan ng aso ko yung drone. Kaya nagagalit siya pag umiikot na yung propeller niya. Tingnan nyo kung ito. Parang ayaw niya, inaamoy-amoy pa niya eh. Ayan, lumilipad naman siya. Medyo nahirapan lang ako ng konti nito kasi yung hindi ko pa kabisado yung remote niya. Pero okay naman. Yung lipad niya, nilalagay ko lang muna sa mababa lang para at least makukontrol ko lang. Ayaw talaga ng aso ko, nagagalit. Ulitin natin. Ayan. Galit na galit talaga yung aso ko. Good luck, Smack. Good luck. Ito, pang dalawang beses kong ulit. Medyo na ano ko na yung control niya. Pero parang ayaw ng aso ko talaga eh. Nagagalit siya eh. Gusto niya pang sirain yata eh. Huwag muna, Max. Hindi ko pa ito nagagamit. May camera siya, guys. Bali, ito yung kuha ng video niya. Hindi ko alam kung maganda ba yung kuha kasi nasa loob ng bahay kasi ako eh. Maganda siguro pag nasa labas to. Klarong-klaro na siya. So, para sa akin, okay naman siya. Nakaka-capture ng maayos. Yung video, okay naman. Pasensya na kayo sa kuha ng video cam ko guys. Medyo pasmado yung gumagamit ng controller. Yan. Sa susunod na video ko guys, tuturo ko rin kung paano gamitin o paano paliparin tong drone na to. Ituro ko sa inyo yung control, basic control lang muna. Yung presyo pala nito guys, 1,129 lang sa Lazada. Marami namang mas mura pero depende na yan sa inyo guys kung ano yung nagustuhan mo. Pero advice ko lang guys, pag ikaw ay baguhan saka hindi mo pa na-try magpalipad ng drone, advice ko lang, bili muna kayo ng tulad nito. Yung murahin muna, yung pag nasisira, hindi masakit sa dibdib. Yung kasi pag sabihin mong 1,000 plus, medyo para sa atin na ano, mahal-mahal na yan eh. Ang ano ko lang nito guys, bumili ako nito kasi gusto ko ring maka-experience kung paano magpalipad ng drone.
For your support, guys, don't forget to subscribe in my channel. See you in the next vlog.